IWRR International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaing bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpala at mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ng inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno, maging primpado man sa kusanumang katiwalian, kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin, paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaguntahan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli makabayan, kayo na naman po yung nakikinig dito lamang po sa inyong himpilang IWRR. International Web Radio Rapido. Magandang umaga humuli sa inyong lahat, makabayan. Meron ho tayong mga bisita na dumating, mga kaibigan, at sila ho ay taga Barangay Bolo. Diyan ho sa Labrador, mga kabayan. Good morning, kagawad. Sige, upo ho kayo. Good morning, upo ho kayo. Sige po, tayo ho'y maguntahan. May Patdo, good morning po. Good morning sa ating lahat, sa aming idol. Good morning po. God bless everyone, sabi ni May Patdo. Magandang umaga rin sa iyo, ha? Alvin Sandoval, magandang umaga. Good morning. Paring Rick Avellino, totoo po yan, compadre, sabi niya. Alan Rapido, mabuhay and God bless IWRR. Alright. Magandang umaga sa inyo lahat na nakasubaybay sa ating hong program. Dito po kayo, sir. Diyan. Bueno. Ang pag-uusapan ho natin din, mga kabayan ko, pengin ng ballpen, ay tungkol ho dun sa problema ho nila kagawad. Bigyan mo natin sila pagkakataon para bumati. Magpakilala ho kayo, kagawad. Good morning po sa inyo. Tagalin ho ninyo face mask nyo. Okay lang. Sige. Lapit lang ho sa microphone, sir, ha? Good morning. Sige, nakasuse na yung microphone ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko po. Ako po si Alfredo Cavalia. Ang kasal ko yung barangay kagawad sa ating barangay, Barangay Bulo. At dating kapitan noong 1989 hanggang 1997 po. Mm-hmm. At kami ay pumunta rito sa programa ni
Mr. Alan Rapido season dahil yung problema doon sa Napocor na hanggang ngayon ay hindi pa kami nababayaran, pati na yung mga tinanim namin mga halaman ay hindi po nabayaran hanggang sa ngayon. Sige, gawin natin. Ano pangalan mo, sir? Ako po si Wilson Anapan po, sir. Ano po? Wilson Anapan po, sir. Wilson Anapan. Anapan? Apo, sir. Aha. Kayo naman, anong position ho ninyo doon sa barangay? Ako po ay kasal ko yung barangay Kagawad noong 1997 po, sir. At noong 1997? Apo. Kayo hindi na Kagawad ngayon? Hindi na po, sir. Ah, see. Alright. So kayo ho ay residente ng barangay Bolo, sitio Kadampat. Kadampat. Apo. Ang sinasabi ho ninyo ay meron ho kayong sinasaka na lupain doon. Apo, sir. Ilang hektarya ho yun? Sa kabuuan po almost 50 hectares po. 50 hectares? Apo. Malaki-laki ho yun. Ilang pamilya ho ang nagsasaka doon sa 50 hektarya? Pagkakaalam ko po, 32 farmers po yun eh. 32 families? Yung nakatira. So intact yon hanggang ngayon, hindi ho nadadagdagan yon, nandun pa rin. Apo. Okay. So ang sinasabi ho ninyo ay yung loteng yon ay pag-aari ng isang nagngangalang Manuel Season po. Manuel Season. Aha, kaapelyido ko. Manuel Season. Sa kanya lang ho yon. Bali, ilan silang magkakapatid po, sir? So pamilya ni Manuel Season ang may-ari. Si Manuel Season ho ba ay buhay pa? Patay na po. Patay na. So, si Manuel Season, siya ho yung amo ho ninyo, meaning tenant ho kayo. Okay. Paralos kayo namin, di ba, nawa? Opo, sir. Ngayon, kung tenant ho kayo, dapat ho ay meron ho kayong matatanggap kung kayo ho ay inalis sapagkat meron ho sa batas. Ano ho bang nangyari? Hindi ho ba binigay yung para sa inyo? Hindi po binigay po. Anong ginawa ho ni Manuel Season nung siya ay nabubuhay pa? Siya po ang tumanggap ng bayad ng Napocor po, sir. So binili ng Napocor? Binili po ng Napocor. Gaano kalaki ang binili ng Napocor? Yun ho bang 50 hectares? Hindi lahat, sir, ng 50 hectares ay binili ng Napocor dahil yata, lapit lang po kayo sa microphone, sir. Mayroon po yatang 15 hectares na nasa labas ng bakod ng Napocor. May 15 hectares nasa labas ng bakod ng Napocor. So yun ho ay hindi nabili ng Napocor. Maaring hindi nabili po yung dahil 15 hectares. Maaring hindi nabili po yun dahil hindi binakod eh. Aha. So kailangan makapanayam din natin ng Napocor. Gaano kayo ho kasure na binayaran naman ho ng Napocor itong si Mr. Manuel Season? Kasi po nung huling hearing namin sa RTC sa Branch 69, nag-usap-usap na sila tungkol sa bayad ng lupa. Pero hindi namin alam kung magkano ang binayad kay Mr. Manuel Season. 1969 kanyo? Hindi. 1997 po. 1997 nung... 97. 1997 noong nagkabentahan. Okay. So, with that, kailan ba itinayo yung Napocor doon? 1997 po, sir. Yung 1997 mismo, doon na sila nagbakod? Apo. At kami po, yung konbini, anong... pumirma ng permission to enter sa anong dumating yung project po, sir. Aha. Kasi kami yung nakapangalan doon sa lupa noon. Mm-hmm. So kung pumirma ho kayo, ano ho ang sinabi ho sa inyo ng DAR? Ang DAR dito dapat na magitan eh. Department of Agrarian Reform. Opo, sana sir, pero... Kayo ho ba ay nagpunta sa DAR? Pumunta kami pero nawawala yung titulo na iawad sana sa amin po, sir. Nawawala yung titulo? Opo, na... Ang balita ko, meron na na-awardan ng titulo. Kaya lang, yung i-award na titulo sa kanila,
ay nasa loob na bakod ata ng Napocor. Hindi ko ba ganun? Opo, ganun po sir. Kaya yung binayaran ng bangko, binayaran namin sa bangko po sir, ngayon yung iba. Pero ang problema nagbayad namin... Nagbayad kayo sa bangko pero sinakop na Napocor. Opo, matagal nang nasakop yun. Binayaran namin sa bangko yung lupa. Kasi ang balita ko dyan, bago may ibenta sa Napocor, ay meron nang nakahanda na title opo, na i-award na sa inyo. Opo sir, sana. Pero... At ngayon, sinisingil pa rin kayo ng land bank sa buwis ninyo, di ba? Buwis at saka yung bayan ng lupa. Lapit lang po kayo sir, lapit lang kayo sa microphone. Sa buwis po at saka yung bayan ng lupa po, ang sinisingil ng land bank. Sinisingil pa rin sa inyo? Opo. Oh. So anong isinasagot ho ninyo sa land bank? Ang iba po sir ay bayad na po kami. Bayad na, buo na. Oo, ngayon may certificate of full payment na yun lang ang hawak-hawak namin. Pero yung title, nawawala. Mm-hmm. Sige, subukan natin na makipagpanayam, ano? Subukan natin. Saan ho ba kayong dar nagpunta? Sa provincial ho ba? Provincial... Sa Urdaneta po, sir. Urdaneta. May number ho ba kayo? Number ng cellphone. Oho. Siya ngayon po. Yun sa Urdaneta? Ay, wala po, sir. Wala kayong contact sa kanila? Sinong kausap ho ninyo sa Dar Urdaneta? Kalimutan po namin yun, sir. Nakalimutan yung pangalan ng kausap ho ninyo? Subukan ho natin kung tayo ho'y makaka-penetrate dun sa legal division ng DAR. Pwede tayo tumawag sa lawyer ho. Mm-hmm. Si Madam Maria Liza Fadre. Provincial Chief Administrative Officer ng provincial DAR ito. Tingnan natin ho kung anong po pwede ho natin gawin. Baka sakali na tayo ho'y pala rin. 0917 hindi ho tayo makakonek. Kayo ho ba'y nakipag-ugnayan sa kuwan sa mismong Napocor? At ano ang sinabi ho ng Napocor sa inyo? Kagawad, sino hong nagpunta sa Napocor sa inyo? Sila, yung makilang Napocor sa noon po sir, yung engineer noon na nag-request na kami ang kumirma ng permission to enter. Hmm. Si Engineer Tamandong noon. Engineer Tamandong yung isa at saka yung nagpipicture sa amin ng mga tanim. Hmm. Si Engineer David. Yun yung engineer ng Napocor noon na kinakausap namin na bayaran namin yung tanim ninyo. Aha. At pirma nyo itong permission to enter. Magandang umaga po sa inyo, madam. Yes, sir. Ako ho si Rapido Alan Season ng International Web Radio Rapido. Sa Dar Pangasinan Provincial Office po ito? Yes, sir. Opo. Sino po itong kausap ko, ma'am? Si Ma'am Bida, ay si Bida Legaspi po. Ano pong concern nyo dito, sir? Bida Legaspi. Opo. Opo. Awir ho ba kayong... Ma'am, anong position ho ninyo dyan, Ma'am Bida? Ano po, sir? Admin age 6. Admin age 6? Madam? Yes, sir. Opo. Meron ho kasing usapin dito ho sa Barangay Bolo, Sitio Kadampat. Saan po banda yan, sir? Sa Labrador po. Saan po? Labrador Pangasinan.
Opo. Ang problema po dyan, madam... Ay, sir, ganito na lang. Ililipat ko kayo sa legal division tungkol sa lupa po ba yan, sir? Yes, ma'am. O, sige, sandali lang, sir. Bababa lang ako, ta ipapasa ko po sa legal division po yung ano cellphone para sila na lang po ang pagtatanungan nyo, sir. Ano po? Ah, sige po. Ito'y aking kinagagalak ho. Kasi sila ang nakakaalam sa mga problema ng ano mo, sir, eh. Opo, sa mga opo. Lupa. Ah, sige nga po. Sinong pwede kong kausapin? Anong pangalan po? Sandali lang po. Opo. Hintayin ho natin, mga kaibigan. Bibigyan ho tayo ng abogado. Kasi sa legal division ho, dadalhin yung usaping ito. Hello po, good morning. Hello, magandang umaga po, ma'am. Hello po. Ito po si Attorney Tristan. Ipakausap ko po sa inyo. Opo, Attorney. Attorney Tristan Abiento po. Abiento? Yes po. Opo, please. Hello, good morning. Ano po may tutulong namin, sir? Ay, salamat po. Napakaganda ho ng tanong ho ninyo. Ako ho si Rapido Alan Season ng International Web Radio Rapido. Meron pong mga residente ng Sitio Kadampat, Barangay Bolo, dyan ho sa Labrador, Pangasinan, Attorney, na nandito yes, ho sa ating himpilang ngayon. At ang kanila hong reklamo ay noon hong 1997 na benta ho yung kinatitirikan ho ng kanilang bahay, sinasaka ho nila na mga 35 hectares, sapagkat sa kabuuan 50 hectares pero meron hong naiwang 15 hectares. Nabenta daw po ito ng isang Manuel Season at pamilya sa Napocor, National Grid Corporation ho ba yun? Napocor, National Power Corporation. Yes po. Ngayon sir, itong mga taong ito ay meron na hong hawak na titulo awarded to them. Yung iba nakatanggap na, yung iba hindi pa. Yung iba ho ay nakapagbayad na ng kabuuan sa land bank. Yung iba ho na hindi ho nakapagbayad, bagamat wala ho sa kanila yung lupa, sinisingil ho sila ng land bank. Ano ho ang stand ng DARPO dito, sir, attorney? Sir, matanong ko, yung may hawak po silang CLOA o yung collect Certificate of Land Ownership Award. Meron, Kagawad, nandito ho si Kagawad Alfredo Caballa. Meron po ba kayong hawak na CLOA? Meron na po yung iba, sir. Yung iba meron? Opo. Aha. Meron daw yung iba, sir, attorney? Kung meron na po silang hawak, sir, ibig sabihin, awarded na po yan ng Philippine government through the DAR Agrarian Reform Program. Opo. So kung sa tanong po ninyo kung awarded na po sa kanila, yun po, dahil may hawak na po sila, ibig sabihin awarded na po sa kanila yung lupa. Ang problema ho, yung iba hong may hawak ho na CLOA, yung kanilang lupa ay binakod ho ng Napocor. Sa ano ho ang gagawin ng DAR ho dyan, sir? Binakod. May legal means naman po tayo kung may nagtangkang kumuha sa isang property na hindi sa kanila. Yan, may mga means po yung registered owner, may mga means po yung mga owner, gaya na lang po ng recovery of possession na pwede na lang institute sa korte o sa anumang tribunal na may jurisdiction. Salamat to. San ho ba yung opisina ho ninyo, sir? Ang Provincial Agrarian Reform ng Pangasinan po ay sa Urdaneta po, sir. Urdaneta City po. Okay. In fact, itong mga taong ito, sir, ay nagpunta na ho ng Urdaneta. Meron pa nga hong isa ho dyan na kausap ho nila. Yung titled nga ho na isang lupain ho dyan sa
Barangay Bolo doon sa Kadampat, eh pinosisyonan ho ng isang tao, isang pamilya na wala ho silang papel. Pero yung tao ho ninyo dyan, kinakampihan ho niya, yun hong nagposisyon. So, ihingi ho ako ng tulong sa inyo. I'm going to accompany them to visit you there in Urdaneta, sir. Hahanapin ko ho kayo. Kailan ho ba tayo po pwede magkita-kita, sir? Siguro next week, ma'am, hindi kami pupunta ng Diga. Kasi pupunta daw sila. Ano yung available? Monday next week. Okay. Monday next week po, sir, pwede po. Sige po. Mga anong oras yung pwede kong habulin dyan, sir? Anytime po. 8 to 12, 1 to 5 po. Ah, sige. Siguro, sir, para mas maganda-ganda ho, kwan siguro. After lang siguro para makarating ho yung mga ano rito, yung mga sasamahan ko. Ano, sir? Sir, masabi ko lang, nakapagbigay ako ng isang opinion pagdating doon sa nasabi ko kanina, dahil po doon sa fact na nailatag po nila. Of course, yung mga facts na yan, initial na assessment ko lang po, hindi pa yung kumbaga, baka hindi ako nakapagbigay ng tamang opinion kasi baka kulang yung information na naibigay nila or kulang yung natanong kong information. Kaya, the reason why I would like to see you on Monday, sir, ay para dalhin ho sa inyo ang mga dokumento. Yes po. Alright. Attorney Tristan Aviento. Matanong ko po ulit, anong pangalan po ulit nung mga landowner na marami ho sila, 32 ho sila ron. Pero ito ho ay ang pinaka-leader ho nila rito ay si Kagawad Alfredo Caballa. Isa rin ho siya sa landowner doon ho sa lugar. Ay, si Kagawad Caballa po ba ay isa sa mga landowner o nagre-represent lang po sa kanila? Isa ho siya sa landowner, sir. Ano po yung pangalan ng isa sa mga landowner po, sir? Maski isa lang po. Kasi kapag CLOA po kasi, especially kapag collective CLOA siya, et al, of course, yung ano nila. Opo. Alfredo Caballa. Yung isa, pangalan ng isa sa mga landowner po, sir. Wilson. Si Wilson Anapen. Wilson Anapen. Anapen. Aha. Pwede pong matanong ulit, sir, kung saan ulit yung location ng landholding nila? Sitio Kadampat, Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Kadampat, Bolo, Labrador. Okay, thank you po para matali. Alright. Sige po, wala na po ba silang kailangang tanungin? So far, yun na munang initial na ating pag-uusap, Attorney Tristan. At siguro ay mabubuho natin ang mga detalye on Monday, Sir Tristan. Okay. Yes po. Attorney Tristan Aviento, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay. Thank you. Good morning. Ano masasabi ho na? Tanggalin mo na ninyo yan, Kagawad, para magsalita kayo. Okay, mag-alala. Wala ho akong virus. Ano ho masasabi ho ninyo? Lapit kayo sa microphone. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sir, dahil tinutulungan nyo kami kahit ganito ang sitwasyon namin na matagal nang hindi naghihintay pero wala pa rin dumarating sa amin po. This time, Kagawad, kahit papaano ay nabuhayan ho kayo ng loob sapagkat sinagot ho ng abogado at nakita ko ay yung puntos ninyo ay legal. Nakita ho nila. Akin na rin hong natunghayan, yun hong mga ilang titulo eh. Nakita ko na. So yun ho ay nakakasiguro, yung mga may titulo na talaga mababayaran. Now, yung ibang mga walang titulo, siguro yung proof of proof of being a tenant. Yun siguro ang pwede natin tingnan. Hanggang kailan pa kayo doon? Meron ho ba mga barangay certification, etc.? So, yun, kukuha ho tayo. Kukumpletuhin ho ninyo. Ano ho? Sige po. Sir Wilson Anapen, maraming salamat ho sa inyo.
At sisiguruin nun natin ha, sa Monday nandito po kayo. At tayo'y tutuloy ng order na ano ho? Opo, sige. Ah, sige. Yun ho ba mga kasama ho ninyo eh, nakikinig ngayon? Maraming salamat po sir sa payo nyo para ma e-check ang aming problema kung ano man ang kailangan. Sige po, walang anuman. Maraming salamat din po sa inyo, sa inyong pagtitiwala ho dito ho sa ating himpilan. Ano po? Okay. Mga kaibigan, tayo na ho'y mag-iwan ng isang magandang umaga. At tayo naman ho'y magbabalik bukas sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 9 ho ng umaga. Thank you. Good morning ho sa inyo lahat. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWWR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan. IWWR. Kumapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWWR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWWR International Web Radio Rapido.